bakit nga ba magandang pasukin o magandang mag-venture sa franchise? Why franchise? Eh kapag narinig mo, franchise, Miss Joy, unang pumapasok sa inyo dyan, sino? Yung mga kumpanya, yung mga successful models tulad po ng Jollibee, KFC, McDonald's, di ba? Napakarami. And yung mga food cart na sikat ngayon, and isa na dyan si Shomai King. So sabi ko kanina, bago tayo bakit franchise? Kasi nga, hindi mo na kailangan mag-isip, di ba? Hindi mo na kailangan mag-trial and error. Dahil itong mga successful models na to, yung mga pag-uusapan natin at si Shomai King, meron tayong tinatawag na formula na proven yung sistema nila para po hindi ka na mahirapan. Makikiangkas ka na lang. Makikijoin ka na lang sa kanila, 'di ba? So pinapayagan nila tayo at binibigyan nila tayo ng pagkakataon na magpatakbo ng sarili nating negosyo sa tulong ng malalaking kampanya na 'yan and sa tulong ng kanilang proven formula for success. And eto na nga po, ibibigay ko sa inyo yung mga benefits bakit magandang mag-venture sa franchise. Una sa lahat, dahil hindi ikaw ang mamumuhunan dito ng malaki, hindi ikaw ang magsisimula, hindi ikaw ang magta-trial error, mas di hamak na mababa yung inyong kapital. Diba? And syempre, dahil nga successful na sila, nagawa na nila, diba, na-market na nila, na-establish na nila yan, yung produkto natin, yung sistema, meron silang tinatawag na proven system. So may sistema na, may susundin na, diba? Hindi na ikaw yung mag-iisip, hindi na ikaw yung nag-trial and error, ano yung magandang konsepto, ano yung mga marketing, ano yung mga kailangang strategies, nandyan na po. Package na yan, makikibakas ka na lang, aangkas ka na lang sa kanila. Yun yung kagandahan ng franchising. Ano pa? Siyempre, dahil meron kang proven system, di hamak mo na mas mataas yung success rate mo dito. Hindi naman sila papayag o hindi naman sila lalaki ng ganito, mai-establish ng ganyan katagal kung hindi maganda yung sistema, di ba? Kung hindi proven and tested yung kanilang formula for success. Excited? Yes! Ano pa bang magandang benefits of franchising? Siyempre, mabilis yung ROI, fast payback period, mabilis yung return of investment. Yun naman yung kagandahan, kilala na yung produkto, tinatangkilik na, may mga suki ka na dyan, di ba? Yun yung kagandahan ng franchising. Pero alam nyo po ba, mga ma'am in sir ko, kung ano yung top 8 best franchising ideas sa Pilipinas? Kung wala pa, ibibigay ko po sa inyo. And mga ma'am in sir ko, pwedeng ito ang kunin mong negosyo, di ba? So bonus ko na po sa inyo yan, mga ma'am in sir ko. So number 8, ito yung water refilling franchises, 'di ba? Familiar ka ba diyan? For sure nandiyan 'yan sa kanto ninyo, 'di ba? Yung mga Aquabest, Divine Bio, H2O. Sa madaling salita, sabi nga ng anak ko, "Ma, wala nang mineral." Relate sa wala nang mineral, 'di ba? Anumang water refilling 'yan, station na 'yan, anumang pangalan 'yan, isa lang ang kilala sa kanila, mineral, 'di ba? So ayan po, pwede niyo ring kunin 'yan. Para at least meron kayong idea, 'di ba? And konting kwento lang po, mga ma'am in sir ko. Alam niyo po ba nung unang-unang nilabas ang water refilling franchise natin? Alam niyo po, pinagtawanan sila ng karamihan. Bakit? Eh kasi nga tubig, 'di ba? Tubig bibilhin mo if a franchise mo na kung saan nandiyan lang sa gripo mo, nasa probinsya ka, nandiyan lang sa balon, 'di ba? Running water. Tapos bibilin mo, ipapa-franchise mo. Pero dahil nga sa mga pollution, lalo na sa water pollution, kaya po eventually tinangkilik din 'yan. And makikita mo nga sila ngayon na halos minsan tabi-tabi na nga, 'di ba? Magkakaiba lang ng brand. And ang hirap naman, 'di ba, makikiinom ka sa isang restaurant, for example, or karinderia, napadaan ka, uhaw na uhaw ka, wala kang tubig, wala kang pambili ng tubig, nakiinom ka. Tapos pag hawak mo ng baso, medyo madulas-dulas, no? Pag inom mo lasang tinola, o imbis na sa bahay ka o sa pupuntahan ka pumunta, baka mamaya may infection pa yung tiyan mo, di ba? Magkasakit ka pa. Kaya po, tinangkilik din yung mga water refilling franchises na yan. Dahil likas sa ating mga Pilipino ang pagiging malinis. Alright? Pwede nyo pong kunin yan, pwede dyan kayong mag-venture. Pero na ako, ano yung number 7, 'di ba? Baka nandito ka. So ano yung mga number 7? Ano yung pang number 7? Yan po yung mga tutorial and review center, 'di ba? Yung pag magbo-board exam ka, kailangan mo mag-review. So ilan po sa kanila na may sistema pinapa-franchise din. And itong Kumon, 'di ba? Pundasyon ng mga bata. Pinapa-franchise din po 'yan. Number 6, yung top
8 natin, pang-anim dyan is yung bakery food store franchise. Si Marin Julis, di ba? So kilala nyo po ba yan? Eh, di lang siya. Marami ng mga bakery and food store na pinapa-franchise. Yung iba, sariling konsepto nila, ginawa nila ng sistema, di ba? So pwedeng dyan kayo mag-venture, lalo na kung graduate ka ng mga kulinary, di ba? Nagbe-bake ka, mahilig ka mag-bake. So pwedeng yan ang kunin mong franchise. Pero number 5, baka ito yung para sa'yo, di ba? Yung mga bar and cafe franchise na kung saan swak na swak sa mga millennials, Gen Z, di ba? Lalo na sa mga 90s, 80s, anumang edad, yung mga coffee lover nga sabi nga nila. Di ba? Napakarami na nagsulputan, di ba, mga ma'am in circle. So, yung iblan, ngayon pa lang sila gumagawa ng sistema, yung iba ay established na. So, pwedeng dyan kayo mag-venture, pwedeng yan ang kunin ninyong franchise, pero may kalakihan nga lang yung kapital ng mga yan, di ba? Dahil yung construction pa lang yan. Tapos, kailangan malaki yung space mo dyan, di ba? Kung gusto nyo po talaga yung mga may pangalan na. Eh, ano yung number 4? Number 4, ito, dati yan lang yung mga sikat eh, di ba? Reyes, David Salon, di ba? Ngayon, napakarami na. And usong-uso na yung mga sinasaksak. Ano yun? Yung parang may dextrose, yung glutathione, yung mga facial, yung mga ini-scrub yung buong katawan mo. Napakarami ng mga personal care franchise na pwede pong yan ang kunin ninyo. Pero abangan mo kung ano yung number 1. Dito, number 3. Ano yan? Ito yung mga service type of franchise. So, example natin dyan, is yung mga laundry na kung saan may kita mo yan sa mga apartment, di ba? Sa mga dorm, lalo na sa mga estudyante, sa college, minsan sa kanto nyo, meron yan. Ano pa, yan yung mga happy helpers. O, kinalaban pa yung mga kasambahay, di ba? Eto naman, swak yan at panalong-panalo po yan sa mga artista, sa mga mayayaman, yung isang beses lang umuwi sa bahay, di ba? Tatawag lang, lilinisin yung buong bahay mo once, twice a month, di ba? So, pwede pong kunin, o pwedeng yan din yung kunin ninyo or gawing negosyo. Pero number 2, itong number 2, pwedeng ito yung kunin mo, di ba? Lalo na kung meron kang 30 million, 40 million, 50 million. So, ito yung mga malalaking successful models na pwede ninyong kunin at pwedeng dito kayo mag-venture. Ayang mga fast food restaurant. So, Jollibee, McDonald's, Inasal, KFC, di ba? Napakarami. So, sila po, bakit number 2 lang? Kung tutuusin, di ba? Parang dapat, Miss Joy, number 1 yun eh. Bakit? Meron pong idea? Sige nga, patingin nga po sa chat box kung bakit number 2 lang si fast food, hindi siya nag-number 1 based sa research natin. Sige, bibigay po ni Miss Joy. Ayan, bago tayo makat ni internet, di ba? So, number 2 lang sila kasi nga, una sa lahat, mahal ang kapital. Pangalawa, syempre yung renovation yan. At syempre, pangatlo, kapag mahina yung kita mo dyan, yung food traffic mo sa isang lugar, hindi mo naman siya pwedeng buhatin yung buong construction, yung buong store mo at ilipat sa panibagong location. Agree? So, kailangan gibain. And then, yung bagong pwesto mo, kailangan mo uling ipoconstruct. So, gastos uli, di ba? Kaya number 2 lang sila. Tinalo sila ng number 1 at reason kung bakit ka nasa loob ng discussion ni Miss Joy. Ano yan? Yan po yung mga food cart franchise. So, nandyan yung mga Turk, shawarma, di ba? Hindi atin yan, mga ma'am in circle, ha? Ba't pinapakita ni Miss Joy? Para lang po bigyan ko kayo ng idea na, oo, yung pala yun, pinapa-franchise pala yun. Para at least lumawak po yung kaalaman natin pagdating sa mga food cart franchise na pwede ninyong kunin, di ba? So, yan, number 1 sila kasi, una sa lahat, mas mura sila, mas mura yung kapital nila compared dun sa number 2. Pangalawa, may gulong po yan. So, pag medyo mahina ka dun sa isang location, lak mo, lipat mo lang, di ba? So, hindi mo kailangan gumawa uli ng cart, hindi mo kailangan yun, mga ma'am in circle. I-re-relocate lang natin sila. Kaya, number 1 ang mga food cart franchise concept. So, usually, makikita mo rin naman sila sa mga commercial area, di ba? LRT, MRT, sa mga malls, sa mga food cart, sa mga malapit sa school, malapit sa establishment. Tama po ba? Mas madali silang i-operate, micro-business. And hindi mo kailangan ng malaking operation, 'di ba? Hindi mo rin kailangan ng maraming manpower. Isa, dalawang tao lang pwedeng tumakbo yung negosyo natin. Kaya po sila nag-number 1. So, nandyan din yung mga prutas sa probinsya. Pipitasin mo lang yan. Fresh na fresh. Kakainin mo, 'di ba? Ngayon, nilagyan ng sistema. And ang maganda dyan, naging successful. Kaya nagkaroon ng franchise concept.
Nandiyan din yung mga takoyaki na kung saan yung konsepto galing sa ibang bansa, dinala dito, tinangkilik natin. Kaya po, ayan, nagbo-boom sila ngayon. Ano pa? Siyempre, yung sa company natin, yung Seven Concept, di ba? Andiyan si Shawmai King, si Noodle House, si Potato King, si Burger Factory. Nandiyan din si Sergeant Sisig na kung saan pwede nyo pong kunin yan. At nandiyan pa si Shopaw the King. Ayan po yung nasa company natin. So pag-usapan po muna natin, gusto nyo ba daanan ko na yung food cart para at least meron kayong idea, baka mamaya meron dito gusto pala interested sa food cart. So daanan ko po ng mabilis mga ma'am and sir ko ha. So ano-ano po ba o saan-saan yung mga food cart outlet ni Shawmai King? So makikita po tayo sa mga supermarket, ayan. Sa ating mga SM hypermarket, usually nandiyan si Shawmai King. And ang maganda po dyan sa food cart natin, pwede nyong ipa-customize. Pwede mong kunin yung standard size, pwede mong parang restaurant type, pwede mong paliitan, di ba? Or pwede mong kalakihan. Tulad po nung Shawmai King natin na nasa airport, di ba? Ayan, yan po yung pinakamalaking cart na in-avail ng ating food cart franchisee na nilagay sa NAIA. So ang ganda ng market niya diyan. And kung mapapansin niyo, iba talaga yung presyo natin diyan kasi depende pa rin yan sa location natin. All right? Alam niyo po ba kung kailan tinatag o kailan tayo nagsimula? Kailan nagsimula si Shawmai King? Mga ma'am and sir ko, 16 years of excellence na tayo. Ganyan na tayo katatag. Founded nung 2006. At alam niyo po ba kung anong kumpanya na bibilang si Shawmai King? Ng kumpare kumari mo, di ba? O kumpare Edwin, anong kumpanya yan si Shawmai King or si Noodle House? Ang ganda na, gusto kong mag-franchise o wala kang idea. At least ngayon, magkakaroon ka po ng knowledge, di ba? Konting history lang po sa ating company. So ang pangalan po ng kumpanya natin, JC Worldwide Franchise Incorporation. So bakit JC? Kasi po kinuha yan sa pangalan ng dalawang may-ari ng ating Shawmai King or ng ating company na walang iba, kundi J for Jonathan So, ang ating CEO or President po. And C for Carlito Makadangdang, ang ating co-founder or CFO Vice President. Sila po ang founders ng JC Worldwide Franchise Incorporation or si Shawmai King. Diba? So alam nyo din po ba mga ma'am and sir ko na hindi tayo umaangkat ng produkto sa ibang kumpanya? Yes! You heard it right. Meron tayong sariling komisari pagawaan. Ultimo sauce, mga ma'am and sir ko ng Shopaw. Tayo ang gumagawa. Lahat machine automated po. Konti lang yung contact ng tao dyan. Diba? At ang maganda dyan, approved tayo ng FDA and meron tayong Good Manufacturing Pacific Certification or GMP. Ibig sabihin, magmula po sa pagawaan hanggang sa pinaka-finished product ng ating Shawmai, Shopaw, Noodle House, Potato King, Burger Factory, Sergeant Sisig, malinis na malinis mga ma'am and sir ko. Kaya naman hindi katakataka na in-establish tayo ng ganyan katagal at patuloy tayong tinatangkilik ng ating mga customers, di ba? And kung tatanungin nyo naman si Miss Joy, baka naman po mamaya Miss Joy hindi kayanin ng company natin yung demand ng mga susuplayan ko. Naku! Ma'am Gina, kahit po milyon-milyon na Shawmai ang inyong ibenta, isupply, hindi ka mapapahiya. Kayang-kayang ibigay ng company natin yung demand, di ba? Dahil sa Shawmai pa lang po, 30 million pieces ng Shawmai ang nagagawa natin per month. Diba? At nagdoble pa po yan. Nadagdagan pa yan nung panahon ng pandemic. Dumoble yung demand natin dyan. Kaya yung mga machine, talaga namang nag-order pa tayo from Thailand, diba? So ganyan po, ganyan ka-dedicate yung ating mga owners sa ating company, diba? Na hindi tayo mahirapan. Kaya nga po hindi tayo nag-lay up ng trabaho, hindi tayo naapektuhan ng pandemya. So we're so blessed sa part na yan, di ba? And sa Shopaw naman, ganun din. 2.5 million of Shopaw naman ang nagagawa natin per month. Tingnan nyo pong mabuti mga ma'am and sir ko. Di ba, isipin na lang natin, piso na lang yung kuning tubo ng mga may-ari dyan. So buwan-buwan sa Shawmai may 30 million sila. Sa Shopaw may 2.5 million. Kaya patuloy tayong nag-i-innovate, patuloy tayong nai-establish. So ano-ano ba yung itsura ng mga food cart natin? Baka mamaya interested kayo sa food cart. Eto po.
Meron tayong Shop of the King. So ang ano naman ng konsepto ni Shop of the King, tayo yung buy one take one, 'di ba? So pag nagutom kakain ka, yung isa iuwi mo. At ang maganda po sa Shop of natin, ano yung difference natin sa mga competitors? Ultimo yung pinakado, yung pinakatinapay ng Shomai na ay Shop of natin, mga ma'am in sir ko. Talagang mauubos mo, malinamnam at manamis na miss po yung tinapay. Tama, kasi po ako pag kumakain ako ng Shopaw na malaki, tinatanggal ko yung mga nasa gilid eh. So tinitira ko yung malapit dun sa palaman. Eto po, pagkagat mo, sobrang lambot ng dough, mga ma'am in sir ko. Tikman nyo po yan. So yan yung ating Shopaw the King. Ayan yung actual cart ni Shopaw the King. If interested ka po dyan, so yung ibang detalye, hingin mo na lang po sa consultant ninyo. Okay? And then pwede naman kayo mag-request sa akin. So ano pa? Nandyan po yung pangalawa sa bestseller natin, yung Noodle House, na kung saan ito tinatangkilik ng mga kabataan, di ba? Yung ikaw yung magtitimpla, ikaw yung maglalagay ng teriyaki sauce, peanut sauce, sweet sour sauce, di ba? Ikaw yung magtitimpla ng noodles mo, yung fried noodles. At ang maganda dyan, mga ma'am in sir ko, sobrang demand niya ngayon. Ayan po yung isa sa mga bestseller din ng company natin, Noodle House. So lahat po ng nakikita nyo dyan, kasama yan kung gusto nyo ng food cart. Ibang detalye, pwede nyo po ulit kunin sa consultant or kay Miss Joy, alright? Ano pa? Nandito rin po yung ating Potato King. Ayan, ang hari ng mga patatas, di ba? Mga maminsan ko, iba't ibang size ng patatas. Mahaba, maiksi, mataba, manipis, chips, nandyan po sa ating Potato King. So perfect, ilagay sa mga schools, di ba? Malapit sa mga park, yung ating Potato King. And minsan po, pinaparent nila yan, di ba? Yung mga owners niyan sa mga parties. Ayan, bakit yan si Miss Diana, Miss Joy? Kasi siya po ang kauna-unahang celebrity franchisee natin sa Potato King. Alright? Kung tinangkilik niya yan, for sure magugustuhan ng mga chikitings niya yan. Ano pa? Perfect ilagay sa mga schools, 'di ba? Sa mga supermarket habang naghihintay ka ng pinamalengke mo, 'di ba? Perfect pang baon yung ating Sergeant Sisig. Ayan, nandiyan din po yung factory ng mga burger. Burger factory. Buy one, libre one burger naman ang konsepto niyan. So lahat din na makikita mo dyan, may foot long, di ba? May maiksi, may mahaba. Mga mamin sir ko, yan yung ating food burger factory food cart. So ibang detalye, pwede nyong kunin kay Miss Joy or sa inyong consultant. At pag-usapan natin yung ating flagship. Yung isa sa nagbigay sa iyo ng reason para pumasok sa discussion ni Miss Joy, 'di ba? Ano yung flagship products natin? Ito yung Shomai King, ang hari ng mga Shomai na kung saan tayo lang po ang nagsiserve ng 5 pieces of Shomai. Dahil yung apat, yung tatlo bitin, yung panglima daw po yun yung nakakabusog, Sir Edwin. Di ba, Ma'am Telitz? Ayan, yung panglima yung nakakabusog. Okay? So ang maganda po dito sa ating flagship products, over 1,000 outlet nationwide na tayo, mga ma'am in sir ko. And tingnan nyo po, iba't ibang itsura ng siomay. And ang maganda dyan, iba-iba o marami man tayong outlet, iisa ang lasa, standard ang lasa ni siomay. Na-note nyo po ba yon? Nakain nyo na ba si Shomai King? Diba, bumili ka dito sa isang branch, tas bumili ka doon sa kabilang branch, iisa ang lasa niyan, iisa ang timpla. Iisa yung katas ng karne ng ating Shomai. Bakit? Kasi meron tayong sariling pagawaan. Meron tayong sariling komisari, mga ma'am and sir ko. Kaya hindi pa bago-bago yan. So ang kagandahan pa dyan, nung panahong 2020 and 2021, alam nyo po ba na si Shomai King ang nakasungkit ng franchise company of the year. Imagine that. Panahon na napakahirap magnegosyo. Panahon na kung saan, di ba, may kinaharap tayong pandemya. Tapos halos pabagsak yung ekonomiya natin. Pero si Shomai King na natiling matatag yung pundasyon. And sabi ko po, napakaswerte natin sa part na napaka-bless natin sa mga owners natin, yung wisdom nila, di ba? Patuloy na nag-i-innovate, hindi nila hinayaan na yung mga franchisee nila mawala ng source of income, 'di ba? Hindi kumita and nagdagdag pa nga sila. Nilabas pa tong community and online franchise. Kaya naman hindi katakateka na sila ay isang maging Asia Leaders Award din po nung mga panahon na yan. And na-feature tayo sa iba't ibang news magazine, Inquirer.net, 'di ba? Manila Bulletin, Bilyonaryo, and hindi lang yan, na-feature pa po tayo sa ating news alert. Kaya naman po sabay-sabay nating panoorin sa Global Daily Mirror ang pagkasungkit natin ng franchise company for the year of 2020 and 2021. Panoorin po natin ito.
Binigyang parangal muli ng Asia Leaders Awards ang franchising giant na Siomai King. Pinangalan ng Franchise of the Year ang Siomai King ngayong taon. Pangalawang beses nang tumanggap ang Siomai King ng nasabing award. Ang Siomai King 16 na taon nang naghahatid ng affordable siomai sa mga Pinoy. Mula sa traditional food cart franchise operation, nakapag-adapt ito bilang online franchising platform. Ayon sa founders ng Siomai King na sina Jonathan So at Carl Makadangdang, layon din ng franchising platform ng Siomai King na makatulong at mabigyan ng oportunidad ang mga Pilipino lalo na sa panahon ng pandemya. Ayan, o diba mga mami sir ko, kaya huwag ka magpapahuli dahil nasa pioneering stage ka pa. Kaya naman tuloy-tuloy lang tayo. Ayan, meron din po tayong tinatawag na assistance, diba? Brand assistance galing sa ating company. Kaya may kita nyo po sa mga naglalakihang billboard kapag nadaan ka dyan sa EDSA. And ang maganda po dyan, meron din tayong mga ambassadors and ambassadress. So tingnan nyo pong mabuti, diba? Kamakailan lang nasa office po natin si Miss Ivana Alawi. Si Sir Erwin Tulfo, Miss Ay Dinasala, Sir Anthony Taberna, si Kaktunying. Tingnan niyo po mga malalaking personalidad ang nagdadala o tumataya sa pangalan ni Siomai King. Eh kung ikaw po sikat at may pinapangalaga ang pangalan, hindi ka basta-basta mag-i-endorso ng isang produkto kung hindi ka sigurado at kung hindi mo subok, di ba? So ang maganda rin po sa kanila, hindi lang sila basta-basta mga ambassador or ambassadress. Dahil sila rin po yung mga tinatawag nating celebrity franchisee, food cart franchisee. Si mga ma'am and sir ko, nagbayad din po sila para sa kanilang negosyo. Kaya naman, tanungin natin yung isa sa ating mga brand ambassadors na kung saan sa dinami-dami ng Siomai franchise sa Pilipinas, bakit kaya ang hari ng mga Siomai ang kanyang pinili? Tulad din ba ni Sir Erwin Tulfo yung reason mo kung bakit nagbigay ka ng interest kay Siomai King at nandito ka sa ating discussion? Sabay-sabay nating alamin yan. And welcome Sir Erwin Tulfo as a Siomai King food cart franchisee natin. Panoorin niyo po siya. Siomai King kasi, kumpara sa ibang siomai yan, ito lang yung bumili ka. Mas marami, 5 piraso. Pagkatapos pure meat siya, wala siyang mga ika na extenders. Nagustuhan ko yung lasa ng Siomai King. Masarap ang Siomai King sa lahat ng siomai. Meron po along EDSA malapit sa Siomai Boulevard. Well, mabento siya, despite the fact may mga katabi siya, may mga kalaban, pero mas gusto kasi ng mga tao yung panlasa. Aside from that, mura siya because of the fact na mas marami kumpara din sa ito. Well, pag meron silang konting kumunan, may naipon sila, I would advise itong Siomai King because yung return of investment, mabilis, malaki yung kita, maganda yung kita, kasi nga, tinatangkilik siya ng mga kababayan natin. Kaya ang Siomai ni Tulfo, Siomai King. Ayan, o diba? Bakit o Siomai King? Bukod sa tinatangkilik tayo, maganda yung kita, mabilis yung return of investment, diba? Kaya po, kumuha rin sila ng negosyo nila. Siyempre, ikaw yung humahawak ng brand, nakikita mo yung mga success story ng mga franchisee natin, nakikita mo patuloy tayong tinatangkilik, nagna number one tayo, diba? So kaya po sila din, meron din silang kanya-kanyang mga food cart franchise concept. So ano pa yung kagandahan sa ating mga sa ating produkto, sa ating company? Ayan, may kita nyo po yung mga celebrity influencers na kung saan enjoy na enjoy at talaga namang minahal si Siomai King. So hindi ko na po sila iisa-isahin dahil napakarami ng mga yan, di ba? So ilan lang po sila sa mga makikita ninyo. And pwede po ninyong gamitin yung mga mukha nila para po i-endorse or para naman sa marketing materials natin, di ba? So meron po kayong pagkukunan yan. And tingnan nyo po yung nasa dulo, Chef Boy Logro, na kung tutuusin, sa galing nito magluto, pwede siyang gumawa ng sarili niyang konsepto, di ba? Pero still, minahal at tinatangkilik niya rin yung ating siomai. Siyempre, sabi ko nga kanina, ang maganda dyan is standard yung lasa at sobrang sarap talaga. Hindi matigas, hindi malabsak, di ba? And pag kinagat mo talaga yung siomai, kumakatas yung pinakamit niya. So, ang maganda dyan, magkano Miss Joy ang isang food cart natin, lalo na si Siomai King, hindi po kalahating milyon.
hindi 400, hindi 350, kundi 288,888 lang po meron ka ng food court ni Xiaomi King or kung anong konsepto ang gusto mong kunin sa company natin. Yan po yung presyo sa ngayon. Sa ngayon, mga ma'am insert ko ha, so may tendency magtaas. So mamaya malalaman nyo po. So pag-usapan muna natin yung food court. Kung i-compare natin yung ating Xiaomi King sa mga competitors, di hamak po na mas mababa pa rin tayo. So since nandyan si Xiaomi King admin, hindi ko po pwedeng i-disclose yung pangalan ng mga competitors natin. Bigyan ko na lang kayo ng clue. So itong sa SS Xiaomi, magkano ang franchise nila? 350,600 po. Wala lang akong update ngayon kung tumaas na sila. And then si M Xiaomi naman po, 313,600 naman ang food cart. Eh si Xiaomi King ang ari ng mga Xiaomi na kung saan merong 5 servings of Xiaomi, 288,888 po. All in na yan, lahat-lahat kasama na dyan. Bakit 00 to? Abunado ng 888 si Miss Joy. Again, mga maminsir ko ha, 288,888 po. Ano yung inclusion? Ibibigay ko na rin po sa inyo. Pwede yung screenshot yung food cart franchise inclusion natin pagdating sa food cart. Kasama, of course, yung heavy duty natin na cart. Ayan, made to order po yan. Hindi yung pagkabayad mo, nandiyan na, no. After nyo po magbayad, kung kailan ka mag-operate, kailan ka mag-opening, tsaka pa lang po gagawin or i-assemble yung ating cart. Mabigat po yan, heavy duty. Bumagyo man, hindi yan marupok tulad niya. Nagturo, may hugot sa Xiaomi, no? Ayan, mabigat po yan, mga ma'am, insert ko. May mga cabinet na rin po yan, yung mga paglalagyan nyo ng mga gamit nyo, meron na yan. May gulong po yan, pwede nyong itulad. Kung medyo matumal dun sa area ninyo, eh, ang purpose ba tayo nag-number one, di ba? Madaling ilipat. Ano pang kasama niyan? Pati po yung crew ng uniform mo, meron na, dalawa yan. And ang good news, kasama rin po sa binayaran ninyo, yung trainings nila, libre na pong ibibigay sa company yan. And upon opening nyo po, mga ma'am and sir ko, meron din po kayong assistants. May makakasama kayong staff ng company natin para i-guide kayo sa opening nyo. Ganda, no? Malay mo, kasama mo si Miss Joy dyan. Ano pa? Nandyan din po yung malaking steamer. Ayan, kasama na rin dyan. Pati po yung acrylic gulaman, kasama. Pati po yung electric stove kasama na rin dyan. And syempre yung lightened signage para kahit madilim, kitang-kita talaga yung Xiaomi King mo, di ba? Kung sa labas ka ng mall, sa labas ng mall mo ilalagay yan. And syempre, sa opening nyo po, meron kayong pa-sample or pa-free taste worth 1,000 of products. Yan po yung inclusion. Pero meron pang the best food cart inclusion, mga maminsir ko. Ano yan? Number one, no royalty fee. Familiar? Familiar po kayo sa royalty fee, di ba? Sa ibang company, yung kabuuan kinita mo, may percentage pang kinukuha yung company. Again, kay Xiaomi King, iyong-iyo, buong-buo ang kinita mo dyan. Which is napakagandang deal. Ano pa? No renewal fee. Waive din po yung cart delivery fee. Dito lang po yan sa NCR, sa Luzon, mga ma'am insert ko ha, Metro Manila. Pero kapag lagpas na o sa probinsya, don't worry, minimal lang po yung delivery fee ninyo. Okay? Ano pa? Waive din po yung ocular fee. Anong ibig sabihin ng ocular fee? Kapag po meron kayong preferred location or gustong location para sa food cart nyo, magpapadala po dyan ng ocular team, yung ating company, para pag-aralan yung food traffic. Anong ibig sabihin ng food traffic? Sa madaling salita, yung dumadaang mga tao, yung pwede mong kitain dyan. Hindi ka pa nag-start, alam mo na yung potential income ng lugar na gusto mong ilagay yung cart. And syempre, parang naman din natin kung walang katabi o malapit na food cart na pareho ng konseptong kinuha mo. For example, noodle house, dapat at least 2 km radius yung layo mo sa katulad mong concept. So making yan, at least 2 km radius. Alright? Bibigyan ko rin po kayo ng sales projection. Lubus-lubusin ko na yung pagpasok mo sa ating discussion, di ba? Para sulit yung pinasok mo. Okay? So kapag po nagnenegosyo tayo, nagtitinda tayo, nagbebenta tayo, dalawa lang naman yung laging nasa isip natin eh. Tama? Ano yun? Yung benta mo at yung kinita mo. Magkaiba yun eh. Tama po ba? Yung benta mo at yung kinita mo. Alright? So eto mga ma'am and sir ko, sales projection per day. Merong tatlong kategory yan. Ano yung isa? Low. Ibig sabihin, yan po yung pinakamatumal. May bagyo. Walang pasok. Sige, yan yung pinakamatumal mo. Ang pwede mong kitain dyan per day, 2,000 po.
Medium, yan yung normal na kitaan, normal na araw, 'di ba? Ang pwede mong kitain diyan 2,700 pesos per day. High, yan naman po yung pinakamataas, above po doon sa minimum na pwede mong kitain. Yan yung may mga special occasion, Pasko, bagong taon, 'di ba? Ano pa, undas, 'di ba? Pwede niyo pong ilagay yung food cart niyo sa mga cemetery, mga ma'am in sir ko. Pwede 'yon, may mga gumagawang franchising natin diyan. So, yan po yung pinakamataas dyan, pwede mong kitain, is 3,619 pesos per day. Eh, syempre, bakit tayo nag-number one? Eh, kung medyo matumal, ba't yung mag-stay? Eh, pwede mong ibigay, mag-submit ka ulit ng location sa office kung gusto mong ilipat yung pwesto mo. Huwag kang mag-stay kung medyo matumal yung pwesto mo, di ba? Yan po ay based doon sa ating mga success story ng ating mga franchisee, yung ating kinuhang breakdown dyan. So, yung payback period naman, gano'ng kabilis, Miss Joy? Kung masyadong matumal yung pwesto mo sa loob ng isang taon at limang buwan, bawi mo yung puhunan mo. Sa normal na kitaan, 9 months lang, bawi ka na sa puhunan mo, may negosyo ka pa, di ba? 9 months, mga ma'am in sir ko, na-enjoy mo na yan. Eh, magkano ba yung sales projection natin? Pumapalo po yan monthly, 83,658. Sarap, no? 100,000 na, Miss Joy, di ba? Pero syempre, hindi pwedeng wala kang mga expenses. Bonus na lang kung hindi ka nagbabayad ng renta mo. Pero usually, yan yung mga kapag wala kang pwesto, eh, talaga mangungupahan ka ng o magbabayad ka ng rental para sa cart mo. So, pinakamababa na dyan, 15,000, di ba? Meron nga po, meron akong client, ang kanyang pwesto nasa 8,000 lang. So, sobrang laki po ng kinikita niya. Ito, based po dun to sa ating survey. So salary yung tao mo, 'di ba? Kung medyo galante ka, pwede mong gawing minimum 'yan, pwedeng 15,000 ay dalawa sila. So pumapalo 'yan ng 32. Since micro business tayo, mga ma'am in sir ko, yung ilan sa atin hindi po minimum yung binabayad sa tao nila or sa magbebenta nung sa food cart ninyo, no? So nasa sa inyo pa rin po 'yan. So, syempre, may mga other utilities, may mga business permit kang binabayaran. So, pumapalo yung operational expenses mo ng 54,420 pesos. Magkano natira? Magkano yung kinikita ng isang cart? Minimum, normal na kitaan, mga ma'am in sir ko, monthly, pwede na ba? 29,238 pesos. Ang kinikita mo, depende sa location mo. Di ba? So, ang 350,856. Di ba mga ma'am and sir ko, magkano yung food cart franchise fee mo? 288,888 lang. 9 months, bawi ka na, nag-e-enjoy ka pa, di ba? So, syempre, kung medyo maganda yung kitaan mo, eh, lagpas-lagpas ka dun sa binigay kong average na kinikita ng normal na kitaan ng isang cart, eh, 7 months, bawing-bawi mo na yung puhunan mo at nag-e-enjoy ka pa. Baka manganak na yung cart mo, bumili ka na, mag-avail ka na naman, mag-franchise ka na naman ng isa pang konsepto, di ba? And ang maganda po dito sa company natin, meron tayong binibigay na location assistance kung wala ka pang pwesto na nakukuha or kung wala ka naisip na pwesto. Meron pong binibigay yung company natin and ang maganda dyan, eh, yung po yung pinag aagawa ng mga franchisee natin, di ba? Minsan nga, hindi may client na po ako, hindi pa natatapos yung LRT, nandun na, di ba? Nakapesto na yung cart, may ano na siya, may location na siya doon. So yan po yung kagandahan ng ating food cart. Madali bumawi, mabilis yung return of investment. Kasi nga, may pangalan na siya, na-establish na, may pagawaan ka pa, at mura, 5 serving ng siomay ang binibigay natin sa kanila.